So ngayon guys, ituturo ko sa inyo kung paano mag-register ng SIM card sa Dito SIM. Take note guys, ha, tatlo yung ating telco, which is Dito, Smart, and Globe. So unahin muna natin ngayon yung pag-register sa Dito SIM. So para mag-register guys, una natin gagawin, kailangan muna natin mag-download ng Dito app sa ating Play Store. So hanapin natin yung Play Store sa ating cellphone. Basta makita na natin, tap lang natin. Then i-type natin dito sa taas, Dito app. Okay? So type natin Dito app. Search lang natin. So automatic lalabas yan. So install mo lang. Once na ma-install mo na, open mo lang yung Dito app. So ito yon, click lang natin yan. So unang bungad kagad ng application, ito yung makikita mo. Nakalagay dito, register your SIM dito. So ito guys yung pag-register ng Dito SIM. Ang gagawin mo lang, tap mo lang tong register here. Click lang natin. Once na matap mo na, antay mo lang siya matapos mag-loading. Nakalagay dito, fill customer information. Dito SIM card registration. So ito yung mga step by step para mag-register ng ating SIM card sa dito. So una, identity type. Ang gagawin lang natin, pili lang natin dito yung Filipino. So na may mga choices dito guys, katulad ng Filipino, Filipino dependent, juridical entity, and so on and so forth. So yung pipiliin ko dito is Filipino, kasi nga Filipino tayo. Basta mapili mo na yung Filipino, dito naman tayo sa mobile number. So ilagay natin dito yung mobile number natin sa Dito SIM. Basta malagay mo na yung mobile number mo sa Dito SIM, make sure lang na tama yung pagkakalagay, kasi nga dito na tayo magpuproceed sa send SMS. Dapat may ma-receive tayong OTP code. So dito na tayo sa send SMS, tap lang natin tong get OTP, click natin. Basta matap na natin yan, magka-countdown yan. Antayin natin na may mag-text sa atin. Katulad yan, may nag-text na sa ating verification code. Once na makapi mo na yung code, i-paste mo lang dito sa send SMS or ilagay mo dito. So paste natin. Then, proceed na tayo sa first name. So ilagay mo dito yung pangalan mo. Once na malagay mo na yung pangalan mo, dito naman tayo sa middle name. Ilagay natin dito yung buong middle name natin guys ha. Hindi yung middle initial, middle name. Once na malagay mo na yung middle name mo, dito naman tayo sa surname or apelido. So ilagay natin dito yung ating apelido. Once na malagay mo na yung first name, middle name, surname, i-check mo guys, dapat tama yung mga spelling para hindi tayo magkamali. Ngayon dito naman tayo sa date of birth. So itap lang natin tong down arrow dito sa may date of birth. Tap natin. Once na matap na natin, may lalabas dyan. So piliin natin dito una yung taon kung kailan tayo pinanganak. At dito naman sa gitna is yung buwan at yung petsa. Once na malagay mo na yung taon, buwan at petsa kung kailan ka pinanganak, tap mo lang tong okay. Then proceed na tayo dito sa gender. So tap lang natin tong down arrow dito sa gender. Then piliin mo kung ano yung kasiraan mo. Kung male ka or female or non-binary. Pipiliin ko yung male kasi nga lalaki tayo. Click lang natin tong male at click okay. Sunod, dito na tayo sa government ID. Tap lang natin tong down arrow sa baba ng government ID. Tap natin. Then ito yung mga compatible na mga IDs na hinihingi dito sa pag-register ng ating SIM card. So andyan yung Bureau of Internal Revenue ID, driver's license, firearms license to own and possess ID, government service insurance system e-card, integrated bar of the Philippines ID, National Bureau of Investigation clearance, other valid government issued ID with photo, overseas workers welfare administration ID, passport, person with disabilities card, Philippine identification, police clearance, professional regulation commission ID or PRC ID, senior citizen card, social security service ID, Unified Multipurpose Identification Card, and Voter's ID. So yan guys yung mga pwede na IDs or mga valid IDs na tatanggapin dito sa pag-register ng ating SIM card. So sa akin, meron akong driver's license, yun yung pipiliin ko. So piliin natin itong driver's license, then click OK. Basta nakapili ka na ng government ID, dito naman tayo sa ID number. So ilalagay natin dito yung ID number kung ano yung ID na pinili natin dito sa government ID. So once na malagay na natin yung ID number natin, mag-proceed na tayo sa susunod. Dito na tayo mag-fill up sa house number. So ilagay nyo guys yung house number nyo kung meron man. At dito sa street, ilagay nyo lang. Then dito naman tayo sunod sa province, city, and barangay. Once na malagay mo na yung province, city, and barangay mo, dito naman tayo sa zip code. Mas maganda guys na tanungin nyo or i-research nyo kung ano yung postal code ng lugar nyo. So once natapos na tayo sa zip code, dito naman tayo sa identification card. Pipicture natin guys yung pinili nating government ID na sinabit natin dito. So ang gagawin lang natin, tap lang natin tong add button or plus sign. Once na matap mo na, tap mo lang tong take photo. So pipicture natin yung ID kung ano yung pinili nating ID na isasabit natin dito sa pag-register ng SIM card sa dito. Once na malagay mo na yung identification card or picture ng ID mo, dito naman tayo sa user photo. Dito guys sa user photo, kailangan natin hawakan yung ating ID and at the same time, dapat kasabay yung mukha natin.
dapat kita yung mukha, malinaw, pati na yung ID para match talaga na sa atin yung ID na ginagamit natin. Once natapos ka na dito guys sa user photo, make sure lang na i-review mo lahat ng mga information na nilagay mo at siguraduhin natin na tama lahat para hindi tayo magkamali at maging okay yung pag-register natin sa ating SIM card na D2SIM. Ngayon guys, pag na-review mo na at okay naman lahat, basahin mo tong in compliance with the requirements of the Republic Act 11934. Basahin natin yan para mas maintindihan natin kung ano yung sinasabi dito sa pag-register ng SIM card. Once natapos nyo na basahin yan, ang gagawin nyo lang, tap nyo lang tong box para magkaroon ng checkmark. Then once natapos na tayo magbasa dito at nalagyan na natin ng checkmark, dito naman tayo sa I agree and understand that the personal data I have provided will be processed according to DTOS data privacy. So mas maganda na basahin natin yung DTOS data privacy and statement for the DTOS SIM card at registration process. Once mabasa na natin yan at okay na sa inyo, tap nyo lang tong box dito, tap natin. Then, click natin tong submit. Okay? So, once na-click mo yung submit, automatic register na yung SIM card mo na dito SIM. So, ganun lang guys, kasimple mag-register ng ating SIM card sa dito. So, i-download nyo lang yung application at hanapin nyo yung register your dito SIM. At mag-fill up kayo dito ng mga tamang information at i-submit nyo. So, sana guys, nakatulong tong vlog ko ngayon. Once again, na MyTechPH. Thank you and God bless all.